Magandang buhay po mga ka-farmer. Pag-uusapan po natin ngayon ay kaibahan, advantages, disadvantages ng pag-aalaga po ng Rhode Island chicken sa DeKalb chicken. So, parehas po sila nangingitlog ng brown eggs. Parehas lang naman po ang makukuha nating itlog. Ang kaibahan lang po kung ano po yung bentahe ng pag-aalaga po ng, let's say, isa lang po ang gusto ninyong alagaan mga farmer na lahi. No? Kasi hindi po natin ina-advise na mag-mix po yung kunyari pag samasamahin ninyo dahil sabihin nyo pang personal lang naman. Mamaya po i-discuss natin yung bakit hindi talaga natin pwedeng pagsamasamahin kasi napakalaki pong disadvantage nyo kahit sabihin mo ng pang personal lang naman natin yan at bahala na sila. No? So, ayan po mga farmer. Pero bago yan, ibigay po muna natin ito sa ating mga manukis. Ito na po yung pinakikita ko noong nakaraan na mga dark mahogany. Mabilis po silang lumaki. At sana tuloy-tuloy. At si Junjun! At si Kuya ay napakarami na pong nakapilang gusto talaga ng ating mga manok na to. Sana yan mamaya na po nila. Medyo busog na sila. Late nang nailagay. Kaninang umaga po yan, ngayon, ay bukas, okay pa naman to. Para bukas, kung hindi nila kainin. Ayan. Ayan po, malalaki na po sila mga farmer. Actually, nag-i-explore na po sila. Dating po ng panahon, mauubos yung greens na yan. Mga damo po na yan. Yun, nandun yung talbos ng kamote. Meron pa pong idadagdag kami na lalagay dyan dito. Panglagay po dyan, ano? Kasi nandun pa po yung iba. Nakalagay, nagyan na rin po namin ng ano, sing-sing pala mga kapama. So ayan po, pag-usapan po muna natin yung ano, yung, kasi yung ito pa pala, pakita ko po muna. Yung decals na natin, ililipat na namin nilindan din ngayon. Kaya sabi ko, pagkakataon na rin para may discuss po rin kung bakit po ako nag-alaga nito. No? Ayan, nag-alaga po ako ng decals. Kasi nga, ay ito talaga pang personal talaga na. Kasi actually, mga Rhode Island chicken. Ihiwalay ko po sila. Ito po talaga solely pang personal namin. Yan. 67 pieces. Nalagasan po ng isa. Okay na rin po yun. Yung mortality, isa lang. At sana magtuloy-tuloy na. Malakas po sila mga ka-farmer. Ngayon, ang pag-usapan po natin, tayo sa may mga manok, ano? Para medyo maganda yung mga farmer. Let's say po mga farmer, kung kayo po ay mag-uumpisa pa lang, ang tip ko po sa inyo, no? Kung mag-uumpisa kayo at mag-aalaga ng manok na pang free range, sabihin na natin na pang personal lang naman. Ang advice ko po sa inyo, kumuha na po kayo ng magandang materials. Ano po bang ibig sabihin? Kumuha na po kayo ng magandang manok. Mag-invest na po kayo sa magandang manok sa may market na, baga may ma-market nyo po at in the future. Kasi po, let's say, mag-aalaga po kayo ng, yan, yung decalb. Kung maparami nyo man, ang disadvantage po nun, talaga pong ang itlog niya or ang sisiw niya, mababa po talaga yung presyo. Ibig sabihin, mababa presyo, kaunti ang tubo ninyo pag binenta ninyo. Yan po, nabili ko lang ng 50. Unlike po dito sa Rhode Island, let's say, pang personal nyo lang po muna, pero what if dumami mga farmer? Dumami po yung mga sisiw at hindi nyo na kayang kainin. Yun na yung sinasabi ko na ano yung susunod. Siyempre, ibebenta nyo na. Kasi kailangan din pong bumalik yung perang pinampuhunan ninyo, no? So, ang laki po ng diferensya ng sisiw nito. Ang sisiw po nito ay nasa, actually itong dark mahogany po, nasa 180 to 200 po ang 1 week old na sisiw nito. Sa ngayon po, napakarami pong naghahanap. Wala kami maibigay. Kahit saan pong maghanap, ang hirap pong maghanap talaga. Ibig sabihin talaga pong halos sold out po sa dami po ng gustong mag-alaga. Yun naman po ang kinaganda nito.
Tapos, yun nga, yung palang, ano pala, maisingit ko lang mga farmer kasi yung marami nagsasabi na, oh, yung itlog niya, naka-free range, organic. Ang ang pinaka-best way po na sabihin natin, ano, sa itlog na nakukuha natin dito is healthy lang po, no? Kasi po, pagka yung organic po, the word organic po, napakalalim po nun mga ka-farmer. Ibig sabihin po, hindi po natin basta-basta pwedeng sabihin na organic yan hanggat di po natitest yan at nabibigyan ng certification. Kasi po, bago po masabing organic ang isang karne, isang prutas o isang itlog, yun po eh, kailangan dumaan muna na sa certification, na ma-certified ka na talagang ito organic. Ibig sabihin po, bago tayo makapag-produce po ng itlog talaga na organic, talagang organic po talaga, ibig sabihin po, talagang hindi sila nakakain. Makakain man sila ng feeds. Dapat po yung kinakain nilang mais o yung kung ano man saan po material gawa yung feeds na yun is organic din. So napakahirap po. Sa panahon ngayon, it's, sabi ko nga, eh, parang napakahirap naman i-achieve. Unless siguro nasa bundok ka talaga, naka-free range lang talaga na wala talagang nakakain na feeds. Pero sa ngayon po, sa pag-aalaga po ng manok, it's almost impossible po talaga na, syempre sa sisiw, ano po bang gusto mo, mapalaki ng mabilis yung inyong manok, no? Mapalaki. Mapakain ka talaga ng chick booster, ng mga ano. So doon pa lang po, laglag na tayo. Ibig sabihin, hindi na po natin matatawag na organic yung ating mga manok. Masasabi nating healthy kasi less po yung, ano, naka-free range sila, nakakakain ng insekto, nakakakain ng mga damo-damo. So, mas healthier talaga yung itlog nating makakain. So, yun po mga ka-farmer. Kaya yun, mabalik tayo sa usapan. No? Sa pagmamanok, kagaya po kanina, meron pong galing dito, no? Yung pag-ahain po, mag-asawa. Nagbumili po sila ng mga planting materials nga, nag-aalaga sila ng mga hayop din. So, ang inaano ko po, ang sinabi ko po sa kanya, mag-umpisa ka rin lang naman, doon ka na sa magandang lahi. Unahin mo na muna yung sarili mo, syempre, pagkain mo. Pero, darating at darating sa punto, lalo na kung talagang hilig mo, dadami at dadami po talaga yan. Maniwala po kayo. Dadami at dadami yan. Kasi lalo na pag ginawa niyong bisyo yung pagpa-farming, gusto mo nyo, yakapin po ninyo lahat. Naranasan ko po yan mga farmer. So, pinakamaganda, mag-umpisa na po kayo sa magandang materials kasi nag-invest po kayo ng time. Time para maparami yon. Kung pangit po yung naging produkto ninyo, nag-invest kayo ng 2 years para lang maparami yung manok, sabi mo pang personal lang. Tapos at the end of the day, napakarami na po. Gusto nyo nang i-market kasi nga, hindi nyo na kaya yung konsumuhin na pang personal. Mababa ang market dahil pinag-cross-cross nyo na, pinagsama-sama ninyo. Sayang po yung panahon. Sasabihin mo kung maibabalik ko lang pala, dapat ganito. Kaya, yun po mga ka-farmer, no, isineshare ko po sa inyo yung aking experience. Kasi, naranasan ko din po yan sa baboy. Kasi nag-umpisa din po ako sa baboy. Yung chop suey lang, yung nabili-bili ko lang din yan. Nag-invest ako sa inahin na mura lang. Kasi mura lang, ginawa ko lang inahin mga ka-farmer. Oh, yun po, bibigay ko sa inyo yung example, no. Bumili po ako dyan sa gilid-gilid ng baboy na chop suey, kung tawagin. Alam po ninyo yan kung nagbababoy kayo. Ay, naghintay ako ng 8 months, nanginak siya, another 5 months na naman, hanggang sa lumabas yung mga bit, pangit. So, ibig sabihin po, nagpakain ako ng ano, pangit po yung naging labas, hindi siya ganun kabilis lumaki. Ang nangyari po, mga farmer, syempre nagsisi ka. May pera ka din naman na pang bili pala. Sana bumili na lang ako ng magandang kahit isa lang o dalawa, doon ako nag-umpisa. So, yun po yung mga isineshare ko po sa inyo. Ganun din po sa pagmamanok natin, kung magra-rabbit kayo. So, kung meron na rin naman po kayong konting kaalaman na sa tingin nyo makakasurvive na, kasi yung learning process naman po, in the long run, natututunan naman po natin yan mga farmer. So, yun po yung mga aking payo, no? Na, yun, mag-umpisa nga sa maganda na, tapos si guided ng tama po yung mga nasa direction po tayo, kagaya nyan, huwag yung paghalu-haluin, talagang organized, para at least po, pagdating ng panahon na pwede na natin silang i-market, mas mabilis po natin i-market yung mga purong lahi na hindi po cross-cross. So, ayan mga ka-farmer. At tingin ko, medyo mahaba na po yung kwentuhan natin. At
maglilipat po muna kami ng yung aming dikal, medyo siksikan na po doon, ano. Samahan niyo po kami para at least noon paglilipatan may bibi po doon, mga ka-farmer. Ano, inalo na namin kasi yung nanay, hiniwalay ko na kaya na makasurvive. Sabi ko diyan na muna kasi kung nakakawala dito. Minsan pinaglalaruan ni na Junjun eh. Hindi ko alam si Junjun. Hindi si Junjun. Oh, sinisisi anak niya si Junjun, mga ka-farmer, tinatanggol niya si Junjun. Ayan, sige po mga ka-farmer at bait ni Junjun. Punta ko muna si Lindon kung ready na po yung ating kulungan at kukuha ko ng crates. Paano kuha tayo ng crates? Junjun, kang ikaw ang sinisisi, hindi. Junjun. Baka si Marjo. Hindi. Yung anak ni Lindon na panganay na lalaki. Hindi kasi mga ka-farmer, kagaya na, may bibi na naman po ako nakita, pilay. So hindi ko maalaman kung ano bang nangyari, bakit pilay na, malaki na eh. Nakaganon yung ano, yung paa, talagang pilay. Yan, oh. Ganun. Talagang ganon. Ayan, ganyan. Yun na, ano na po. Mga ka-farmer, lilipat natin ating likaw. Ito po ay, kailan ba natin ginawa to? Ito, walang laman ng ano, nahina kumain. Gusto niyo ba? Oo, yung maliit o. Parang nakasasapawa na sa kain na yan. Ilang mga payat-payat. Ayan niyo po mga ka-farmer, nagpa-brown naman na. Ano siya, parang beige. Pero ito, brown egg naman to. Pinakita ko dun sa nagbebenta ng ano, talaga ako parang metbasa na, kinakabahan naman ako. Then sabi niya, sir, brown egg talaga yan yung iitlog niyan, brown egg. Upo kayong mag-alala kasi laki ganyan na po ano? Talaga yung ano. Busog. Tsaka sabi niya, magba-brown pa naman daw po ito habang lumalaki. So, yun nga, abangan na lang natin mga ka-farmer. Update pala. Si Miss Lee pala, nag-ano ng update po. Miss Lee, update po kayo ng ating likal. Ito na po. Yan. Bisyo talaga mga ka-farmer. Yan na po. Isa lang po ang namatay, Miss Lee. Kaya okay pa rin naman. Yung binigay na mortality 7, mayroon pa tayong 6. Pero hopefully wala naman na sana. Ano, yan na talahat? Kulang na sa kanila yung ano, kuya. Lalagyan na po sana kain. Yung kainan, Lance? Yan. Buti kulang naman, na. Naging masanurin ka. Ano yung kainan, ano? Kulang na ito. Magano na sila. Sana yung ano. Punuin mo na, pakipuno na nga isang linggan. Punuin mo na yan. Dili kahit dito mo lang. Abagay kasi mababasa ba? Okay, okay lang yan. Nakikita nila yan. Kesa doon, nasa ilalim. Mahuhulog doon eh. Diba? Okay lang yan. Nakikita nila yan. Iba yung mata ng manok. Ayan mga ka-parma. Yung ano, yung ducks. Nasa dulo? Yun. Hala. Nasaan? Kailangan pala nito. Isa pa na. Bibili ako. Kulang wala. Ay nga pala yung naandun yung mahaba. Saan nilagay ko yung mahaba? Doon sa malaki. Ah, oo, no. Nakakuha kayong ano? Ipa? Oo, kay Kuya Gido. Nakakuha ng... Ilang ano. So ayan mga ka-farmer, nailipat na rin po namin. Pero hindi pa po itong final. Ano, kasi hindi pa po talaga sila pwedeng ilagay sa... Tupa. Ibig sabihin sa paglalagyan po nila. Kasi nga, medyo bata pa. Pag mga siguro... Masigla naman, no? Isang buwan pa dito kung ano, titingnan natin. At gagawin pa po yung kanilang pag-ano, bahay. So medyo ano pa. Pero malalakas po sila mga ka-farmer, nakakatawa. At siguro 4 months, sabi mo na 5 months from now, may brown egg na tayo. Yan, yun po yung kasarapan talaga ng ano. Nag-i-enjoy ka araw-araw, no? Tapos si... Ay, anihin tayo pagdating ng panahon. Ayan. Hindi naman po sila mag... So, ayan mga ka-farmer. Hanggang dito na lang po muna siguro. At sana po nakatulong po kami ng konti sa mga gusto pa pong mag... lalaga ng manok. At hindi po ulit kakalimutan yung... vlog ni Mrs. mga ka-farmer. Kinukulit ako. Lagi daw itong kulit-kulit. Yan. Yan mga ka-farmer. Ka-farmer's wife. Yan po yung pangalan. So, kayo na pong bahala. At san, ano pa ba yung... meron pa akong nakalimutan mga ka-farmer na gusto kong i-ano sa inyo. Paalala pala. Ayun mga ka-farmer, yung mga bago pa pala sa aming channel. Hindi lang po manok itong ating dinidiscuss. Ito po ay farming in general, no?
kung ano po yung ginagawa namin dito sa farm. Kagaya po, naglilitsyon business po kami. Yung step by step po ng paglilitsyon, tinuro po namin, naandoon po. So, marami pong paraan, pero yung paraan po namin, i-share namin, which is okay naman para sa akin. Successful naman po yung mga litsyon, pagkakatay, step by step, pati po litsyon sauce, chili sauce, meron po tayo. So, kayo na po ang bahala, meron pong pangpapula, iba-iba po, sinubukan na natin yan, mga farmer. Kayo na po ang bahalang mamili at yung mga diskarte po sa farm, pag-aalaga ng mga hayop namin dito, binabahagi namin yung karanasan. Kagaya po kanina, na-discuss ko, no, yung bakit kailangan mas maganda ng materyales. Ibig sabihin, no, yung maganda ng klaseng manong alagaan mo from the very first, from the very beginning. Kung bakit? Kasi yung time po ang napaka-importanting. Bakit tayo mag-aaksaya ng panahon sa isang hindi magandang ano, magandang lahi ng manok na pwede nating i-market sa susunod. So yun po mga farmer, hanggang dito na lamang ko at magandang buhay. Isang prinsesa nakaupo sa tasa, mga ka-farmer. Masuy. Tapos na sana kami, pero may mga naligaw pa palang bunga, hindi namin na-check. Bumalik kami at sa kabila po kasi ito ng fish pan, mga ka-farmer. At favorite ni Mrs. yan. Wala na kasing ano. Ano pa? Hilaw pa. Hindi. Nanghulog na nga. Ang dami kayo nanghulog. Hindi, bebe. Green pa siya. Hindi mo rin makakain. Ayun. Mainit. Oo. Yan. Bubog na. Ang bigat mo kasi. Mga ka-farmer kasi, sa may pana ng fish pan to, natumba na kasi ito. May mga tusok-tusok pala ang mga lito na ito. Hindi ko maano yung chine. Tara na nga. Yan. Dana, mga ka-farmer. Ang bigat mo, lumulubog. Nahulog lang yung iba. Ay, ayoo nga. Tawag na science. Diki na. Oh, bebe pa. Tara, oh. Kunin mo kaya yun. Hindi yun pwede sa manok eh. Ha? Hindi pwede sa manok. Oo. Ayan mga ka-farmer. Kahit pa paano nakakuha tayo. Natumba kasi. Sayang. Ano po to? Bagyong Santi. Ang nagtumba niyan. Medyo malakas na bagyo po mga ka-farmer na ang dito sa Central Luzon. Tumama. Bagyong Santi. 2000 ano ba yun? 13? 14? Tara. Okay. Okay.